Hello Virgo, welcome to Like a Tarot. Ang reading natin ngayon, ang unang question ay ano ang sitwasyon nyo ng person mo? Ano ang hindi mabago sa relationship nyo? At ang pangatlo, ano ang kayang mabago sa relasyon? Reminder lang guys na ang reading na ito ay general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Angels and guides, please guide us. Ano ang sitwasyon ng relationship ng mga Virgo? The Emperor, Ace of Swords, at Seven of Pentacles. Base sa mga cards, isa sa inyo ng person mo ang nagde-decide sa kung ano yung itatakbo ng relasyon or ng pamilya. At saka, dalawang cards na rin yung nagsasabi na mas ginagamit ng person na ito yung isip niya kaysa sa puso niya. At ang ilan naman sa inyo, maybe nagawa mo na to, or yung iba ngayon pa lang naiisip na gusto mong magkaroon ng level up yung buhay mo. Yun bang makatulong sa person mo? Or yung magkaroon ka man lang ng sarili mong kita? At saka ang ilan naman, napoprovide naman ng person mo yung mga pangangailangan mo, pero parang may kulang pa rin. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo ay practical at saka mature na person. Mas focus siya sa career kesa sa love. Ang ilan naman sa inyo ay kailangan ng mental clarity para magkaroon ka ng tamang desisyon. At saka ang ilan sa inyo may issue ang relationship. Kaya ang advice ng mga cards ay kailangan magkaroon ng clear communication sa person para maresolbahan kung ano man yung problema ang nangyayari sa relasyon. At saka sa relationship, kung pareho kayo ng person mo na nagpupursige na para mapabuti ang relasyon, aanihin nyo to ng person mo sa future. Kumbaga, magtatagal ang relasyon dahil na rin sa teamwork. At ang ilan naman na nagkakaroon ng problema sa relasyon, ipinapakita ng mga cards na mareresolbahan nito at magkakaroon ng linaw ang lahat. Sa mga single naman, hindi alam ng nagugustuhan mong person na may gusto ka sa kanya. Kumbaga, ang ipapakita mo sa person ay yung interest na makilala siya kung magkakasundo ba kayo. Siyempre, sa paraan mo ng pakikipag-communicate at saka habang kasama siya, dun mo mararamdaman or dun mag-i-start na mag-blossom yung love. Kasi ang ilan sa inyo, alam mo na eh kung ano yung gusto mong maging future na makakarelasyon, na manifest mo na. Pero kung tingin mo, wala sa potential person na ito yung gusto mo, be patient. Kasi darating naman yung love eh, na para sa'yo, kahit hindi mo hintayin. Sa career, dalawang cards na yung nagsasabi na kung ano yung ginawa mong kasipagan, aanihin mo yan. May success at magandang oportunidad para maging stable ang career. At itong tatlong cards na ito ay tagumpay at saka abundance. Pero kailangan mo lang maging determinado sa kung ano talagang gusto mo sa buhay. Six of Wands, Three of Swords, at Page of Pentacles. Ito naman ay kung ano ang hindi mabago sa relationship. Nakadalawang cards ka na, na kailangan alam mo kung ano talagang direksyon ang gusto mong tahakin sa buhay. At saka ang ilan sa inyo, ang hindi mo mabago
or maybe yung person mo, yung pagkimkim ng sama ng loob or galit. Ang ilan naman ang hindi mabago ay yung masakit na pananalita sa person. At saka ang ilan sa inyo kulang talaga sa communication, hindi nyo na pag-uusapan ng person mo yung punot dulo ng problema. Nagtatalo pero walang nare-resolbahan. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, ipinapakita mo yung pagmamahal mo sa person mo sa pag-share ng success or blessing na natatamo mo. At saka dahil sa pareho kayo ng person mo na achiever, nakakamit niyo yung goals niyo together. At para naman sa mga nasa relationship, ang advice ng mga cards, kung ano man yung issue na nangyayari sa relasyon niyo ng person mo, kailangan niyo itong pag-usapan para makasurvive ang relasyon. Kasi ang ilan sa inyo nagkakaroon ng betrayal sa relationship. Kasi pareho kayong busy eh. Wala na kayong communication, kaya nagkakaroon ng misunderstanding. Ang ilan dahil sa mahirap na sitwasyon, nakipaghiwalay sa person. Pero ang iba, hindi naman ito yung naging dahilan para magkahiwalay. Kasi ang ilang Virgo, hindi basta-basta sumusuko sa kung ano mang issue or problem na kinakaharap. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, ang person mo ay faithful at saka loyal sa iyo. Sa ilang single, may darating na potential person na aakalain mo na siya talaga yung dream partner mo. Kaya guys, kilalanin mong maigi yung potential person na magpapakita ng interes sa iyo. Huwag mong hayaan na ikaw yung maging dahilan para masira ang relasyon ng iba. Para naman sa ilang single, nakadalawang cards ka na, na kailangan kung meron kang person na nagugustuhan, ipakita mo na interesado ka. Huwag kang matakot sa rejection, kasi parte naman yan ng paghahanap ng lifetime partner. Nakatatlong cards ka na sa financial, na aanihin mo yung mga pinaghirapan mo. Kaya kapag dumating yung success, kailangan meron kang pagpaplano para hindi ito agad maubos or masayang. At saka ang ilang Virgo, marunong pagdating sa financial, kaya magiging maganda yung financial future mo kasi pinaghandaan mo. Ito naman yung mga cards para sa ano ang kayang mabago sa relasyon? The Tower, Ace of Cups at Nine of Cups. Sinagot agad ng mga cards na may pagbabagong mangyayari. Siyempre, magiging pabor ang love at yung mga pangarap mo ay matutupad. Maybe, ang ilan sa inyo na Virgo, hindi mo napapansin na mas nananaig yung ego mo o kaya yung pagiging arrogante. Kaya, yung mga potential person ay nilalayuan ka. Kung hindi mo napapansin yung sarili mo, lalo na't hindi mo naman talaga intensyon na manakit ng iba, iwasan mo yung ganito. Ang ilang single, ito yung time para magkaroon ka ng mga bagong kakilala or kaibigan. Isa kasi yan sa magiging paraan para ma-meet mo yung potential person. Ang ilang single naman nagkaroon ng maturity, kaya natutunan mo na yung mga nangyari sa past at open ka na para sa pagkakaroon ng bagong karelasyon. At saka yung pagiging positibo mo, yan yung magiging daan para maging maganda ang takbo ng future na relationship mo. Ang ilan naman sa inyo, nakadalawang cards ka na para sa separation or breakup. Kasi mas pinipili mo yung self-love kesa sa unhealthy na relasyon. Pero ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagpapatuloy pa rin sa relasyon kahit nagkakaroon ng biglaang pagbabago.
At kapag nakasurvive kayo ng person mo sa mga pagbabagong mangyayari sa relasyon, magiging maganda ang takbo ng relasyon nyo. May security, commitment, at stability. Kasi ang ilan, open kayo para sa pagbabagong mangyayari, renewal sa relasyon. At saka ang ilan sa inyo, nile-let go mo na rin yung mga nangyari sa nakaraan. At saka open ang isip mo at saka puso mo sa kapayapaan, contentment at happiness sa relasyon. At saka dalawang cards na rin kasi yung nagsasabi na nagkakaroon ng fulfillment at saka maganda yung estado ng relasyon ng ilang Virgo. Kahit na maraming pinagdaanan, marami kang pinalagpas na mahirap na sitwasyon na dumating sa relasyon nyo ng person mo, na magiging maganda yung resulta ng effort mo at aanihin mo to sa future. At sa health naman, ang ilan sa inyo, magkakaroon ka ng biglaan na sakit. Kaya kailangan ng pag-iingat at huwag itong baliwalain. Ang ilan naman, nagkakaroon ng health improvement ang kalusugan. Nag-i-increase yung energy level mo. Tatlo na pala yung cards mo. Teka lang ha. At kung ang ilan naman sa inyo nagkaroon ng health issue, magkakaroon din ng improvement ang lahat, lalo na kung positibo ang pananaw mo. Pero syempre guys, kung maluba talaga yung sakit mo, kailangan ng check-up. Ito yung advice ng mystical card sa iyo. Reconciliation. This card marks an occasion of connecting with loved ones, a celebration to bring people together, an unexpected visitor. Someone who has lost to you has sought you out. Soon, all will be revealed as you reconcile with that familiar feeling of yesteryear. Hanapin naman natin yung next page. Ayan, ito naman yung para sa strength. Because you're of a sensitive nature, you've been misunderstood and have been perceived as weak. It's time to release the roaring lion within and let others know you mean business. Rapid growth accompanies you as you deal with emotional or mental issues. Strength will pull you through when faced with your greatest weakness. Friendship. We all need friends, and a good friend is a rare jewel that's sometimes hard to come by. Instead of shutting people out of your life, try to open up a little more. Friends add to the fullness of life. It's time to reach out and embrace an authentic relationship with somebody who has your best interest at heart. Alamin naman natin ang angel number mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. TikTok at YouTube lang po ang account ko. One, you may be struggling with negativity and you need to refocus. 2-2-2, doors of opportunity will be open, debts will be wiped clean, bills will be paid in full, your finances will change, claim it and receive it by faith. Type 2-2-2 if you believe. 1-1-1-7, it carries the energies of faith and self-determination, distrust in divine guidance, and start a new life.